Wolf at Aaron, kamusta ka trabaho si Ate Sylvia? Ay, ako hindi. Dims. Ako, hindi kasi si Ate Ibyang. Katrabaho ko na siya, 12 pa lang ako eh. Esperanza. Kaya talagang may past na kami. Bata pa lang po ako. Siguro, the best judgment nga ng karakter ng isang tao, pag nakilala mo siya ng ilang dekada ang magkahiwalay, tapos makikita mo siya ulit, tapos makikita mo, ganun pa rin siya ka-warm sa'yo. In fact, even warmer. Ganun kasarap kasi katrabaho si Ate Byang eh. Sa totoo lang, she's very generous, not only as a woman, as a mother, but as an actor. In fact, when... I want to share. When we were going to shoot the teaser, sabi talaga ni Ate Byang sa akin pag-upo niya, sabi ko, Ate Byang, sobrang happy ko for you. Kasi syempre, parang, di ba, yung actress, parang alam mo na, oh my God, this is your story, the greatest love. Tapos sabi niya sa akin, bis na sabihin niya, oh, thank you, naka. Hindi. Sabi niya sa akin, Dimps, unsum tayo dito. Walang pagalingan dito. Lahat tayo, ipupush natin ang mga sarili natin para lahat tayo aangat. Ganon. Yes. Galing. Galing, di ba? Idol talaga. Oh, ikaw naman. Ikaw naman. Ako. First time ko makatrabaho si nanay. Ang first impression ko sa kanya is, syempre kilala natin siya na parang stricto. Ganun. Nakakatakot ang first impression. Oo, ako din nakakatakot talaga. Oh. Kasi ito, to be honest, ha, naalala ko yung nanay ko sa kanya. Kasi nanay ko, maalaga, stricto, lalo na sa trabaho ko dito sa Manila, nandun sila sa probinsya. Lagi niya ako nire-remind na, oh, yung gamit mo, yung oras sa pagkain, huwag mo kinakalimutan. Doon ko nakikita sa kanya, dito kay Mami Silv. Sobra. Oo nga. At I'm looking forward to work with my nanay dito sa Greatest Love kasi yun nga, it reminds me of my nanay. Talaga. Uy, Diyos ko, nakakaiyak. Grabe naman. Ganun. Bigla tayo magiyakan. Ate Byang, for the first week kasi, ang mapapanood po ng mga kapamilya natin, yung backstory pa. Si Ellen Adarna pa po. Which is nagawa na. Si Ellen Adarna, EJ Falcon, and Junjun Quintana. Tonton Gutierrez bilang tatay namin. Ay, Gloria, di ba hindi naman siya ano eh, hindi lang to story ng mothers. Yes, hindi to story ng isang ina. Story to ng mga anak din na hindi maintindihan yung mga magulang. Story to ng, actually, yung love life ni Gloria, yung buhay dalaga niya, yung nagka-boyfriend, tapos nabigo. Yun, bilang anak, bilang nanay, at ito yung storya ng ganito lang yon. Akala kasi ng mga anak talaga na hindi naiintindihan yung mga, kung ano mang hinanain nila sa mga nanay nila. Pero actually, naiintindihan ng nanay, pero syempre, ayaw lang talaga namin, kami, mga nanay, maranasan yung mga masasama naming naranasan. Yun lang yun. Can we share that na, parang when we did the teaser shoot, yeah, hindi namin alam na may eksenang ganun kabigat. Okay. Alam mo, nagulat ako kasi yung sasabihin kong linya, akala ko ba mamamatay ka na? Alam mo, sabi ko, seryoso ba kayo dito sa sasabihin ko? Sabihin ko ba talaga to? Pero kasi, doon mo makikita yung impact ng kwento eh. Yes. Oo naman, nagulat kami. Actually, yung pagpasok pa lang ni Dimples, walang emosyon, wala lahat. Mm. Kasi walang may alam. Oh, ito lang yung eksena. So, paglapit ko kay Dimples, paglapit ko pala, so, sabi niyang, ano to, akala ko ba mamamatay ka na? Alam mo yung buhos ng emosyon ng nanay na parang, sa istorya pa lang. Yes. Alam mo yung tas pagbitaw pa lang ng kapwa mo, artista. Grabe. Kaya, sinasabi ko na po, maghanda po kayo ng tuwalya.